Muntik nang maputulan ang kuryente si Aling Cecilia bago mag-ECQ. Buti na lang, nakiusap siya sa taga Meralco dahil isusugod na siya sa ospital noon. Walang putulan hanggang August 20 dahil sa ECQ. Pero ang problema, ang pambayad ng kuryente, nagastos na lahat sa ospital at gamot. Tapos may dumating na naman yung 6,000, nadagdagan ng 2,000 uli, naging 8,000 na mahigit. Sana ma-extend na lang para makaligtas. Parang gusto ko na rin mag-ECQ kasi andito lang naman kami sa bahay. Kabado rin ang consumer na si Rolando dahil wala siyang income ngayon bilang family driver dahil ECQ. Pero may dalawa na siyang bill na nakatenga na kailangan bayaran. Hindi ko nga po alam kung paano ko siya mababayaran kasi ito pong lockdown na naman po, wala na naman po akong pasok simula 6 ng August. Sa ngayon, 5 magkakasunod na buwan nang tumaas ang singil na Meralco. Pero mukhang hindi pa ito ang huling dagdag singil sa kuryente. Aminado ang National Grid na kapag nabuo na ang mga kontrata sa tinatawag na ancillary services o karagdagang supplier ng kuryente, baka magkaroon ulit ng power rate hike. Matatanda ang pinilit ng Department of Energy na kailangang mangontrata para sa ancillary services ang NGCP para may reserbang kuryente sakaling kapusin. Pero ipapasa lang naman ng NGCP sa consumers ang dagdag gastos. May malaking posibilidad na pag fully implemented na yan, may makikita tayong pagtaas ng presyo ng kuryente, specifically dito sa ancillary services. Kaya naman namin pinaglaban yan eh. Kasi alam ko na pag pumasok yung ancillary services increase, nasa ilalim ng transmission yan, iisipin ng tao, NGCP. Hindi. Wala sa amin yan eh. That's generation. Kaya si Senador Risa Ontiveros, umapila sa Energy Regulatory Commission na huwag na munang ipatupad ang pinakabagong dagdag singil ng Meralco hanggat hindi na ipapaliwanag ang pagsipa ng presyo at rotational blackouts noong mga nakaraang buwan. I am expecting ERC to diligently exercise its regulatory functions to the fullest and ensure that consumer welfare is protected and the power rates and service are justly regulated without further delays, especially in bringing down the price of our electricity. If not, then they should voluntarily resign. Hininga ng pahayag ang ERC sa hirit ni Ontiveros pero wala pang sagot ang ahensya. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.